Naharap sa panibagong suliranin ang Boeing, ang itinuturing na pinakamalaking aerospace company sa buong mundo. Bunso dito nang natuklasang bagong problema sa produksyon ng ilang Boeing 737 MAX, isang pangunahing modelo ng eroplano na ginagamit sa buong mundo. Dahil dito, posibleng magkaroon ng pagkaantala sa deliveries ng humigit-kumulang sa 50 planes ng giant aircraft manufacturer. Ayon sa Boeing, isang empleyado ng isang supplier ang nag-alerto sa mga tagapamahala hinggil sa umano'y hindi wastong pag-drill sa mga butas ng modelo ng mga eroplano. Sa isang payag, sinabi ng pinuno ng Commercial Airplanes Division ng Boeing na sa kabila na kailangan umano na i-rework ang ilang mga eroplano, hindi aniya nakakaapekto ang issue sa kaligtasan ng mga MAX jetliner na lumilipad na. Samantala, hindi na isang banta ang global recession. Ayon sa International Monetary Fund o IMF, ang panganib ng global recession ay nabawasan na. Inaasahan ng IMF na lalago ng 3.1% ngayong taon ang global economy na may katulad na antas ng paglaki sa 2025. Isang kaunting pag-upgrade ng 0.2% ang growth forecast ng 2024 mula sa inaasahan ng mga forecaster noong Oktubre dahil sa katatagan ng ekonomiya ng Estados Unidos at mas matibay na aktibidad sa mga developing at emerging market nation. Sa kabila nito, naghihintay pa rin na pag-unlad ang ekonomiya ng Eurozone. Isang grupo ng 20 bansa sa Europa, ang Eurozone na gumagamit ng Euro. Naiwanan ito sa pandaigdigang paglago dahil sa mga problemang kinakaharap ng Germany. Lumiit ng 0.3% sa huling tatlong buwan ng 2023 ang Germany, ang itinuturing na pinakamalaking ekonomiya ng Europe. Dahil ito sa dependency ng bansa sa huminang ekonomiya ng China, infrastructure issues at mga konsekwensyang pang-ekonomiya ng hindi paggamit ng bansa ng nuclear energy. Subalit sa kabila nito, nakakita sa kabuuan ng block ng steady output na tinutulungan ng mga expansion sa Spain at Italy. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon!